May isang buwan nang nakakalipas nang isinagawa ang random drug test sa pagitan ng 2 Division Undisputed Champion na Oya Inoue kontra sa pambato ng bansang Mexico na si Luis Neri ay hindi pa rin inilalabas sa publiko ng kampo ni Oya Inoue ang naging resulta ng blood test nito. At sa kabila na may 3 linggo nang nakakalipas ng unang pinost nitong si Luis Neri ang blood test nito na kung saan ay nagnegatibo nga sa ipinagbabawal na kemikal, ang nasabing Meksikano ay nakakapagtaka na tikumparin ang bibig ng manager ng The Monster patungkol sa naging blood result ng kanilang pambatong si Inoue. At dahil sa lantarang anomalya na naman sa kampo nitong si Inoue sa hindi pagsasapubliko sa naging resulta ng kanyang blood test, lalo tuloy na pagtitibay ang spekulasyon mula sa mga American boxing fans at analysts na sadyang kargado nga ng ipinagbabawal na kemikala ang nasabing Hapon. Ipinmay na sa oras na mapatunayan kargado ang nasabing Hapon ay hindi malayong mawalan ito agad ng mga big time sponsors at posible pa itong maband sa boxing na hindi bababa sa 2 taon. Kung ating maalala, noong nakaraang taon lamang ay napatawan ng 5-year suspension sa boxing itong si Sulani Tete ng international boxing scene dahil sa paggamit ito ng enhancement drugs. At sa huling balita ay binigyan na lamang ng 2 linggong palugit ng Treasure Boxing Promotion itong ating pambatong si Cuadro Alas upang magpasya kung tatanggapin pa ba nito ang alok na rematch kontra sa Japanese fighter na si Yukinori Ogoni para sa laban nito ngayong Hulyo sa bansang Japan. At kung sakaling hindi man tanggapin ni Alas ang nasabing laban kontra Ogoni, ay maghintay na lamang ito ng slot kay Inoue sa buwan ng Setyembre ng taon na posibleng may kasa sa Japan o sa Las Vegas sa ilalim ng exclusive fight contract kay Bob Arum ng Top Rank Promotion.